Mayroong pisong dagdag na singil sa pamasahe sa tricycle sa ilang lugar sa Quezon City. Alinsunod ito sa ordinansang inilabas ng QC Council, pero ang ilang pasahero hindi alam na meron pa palang taas pasahe. Si Adan Santo sa detalye. Hey, level na po pamasahe natin. Level na ba? Oo. Ikinagulat ng mga pasahero ang biglang paniningil ng pisong dagdag singil sa pamasahe sa tricycle sa ilang lugar sa Quezon City. Ang pagtataas ng pasahe sa tricycle ay batay sa ipinalabas na Ordinance Number SP2757, Series of 2008 ng Quezon City Council. Batay sa ordinansa, magpapataw ng 1 peso fare increase sa lahat ng tricycles for hire sa lungsod. Mula sa 8 piso na pasahe ay magiging 9 na piso na ito bawat pasahero para sa regular trips, habang mula sa 16 na piso ay magiging 18 piso naman ang pasahe sa special trips at karagdagang piso sa bawat susunod na kilometro. Ito ay upang makaagapay umano sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang may 24,700 na miyembro ng iba't ibang tricycle operators and drivers association sa Quezon City. Ang problema, hindi umano nasabihan ng mga pasahero sa nasabing dagdag singil pasahe sa tricycle. Hindi pa kayo nai-inform ng mga tricycle? Hindi pa po, hindi pa. Ikaw ba ay aware na may dagdag na ng pasahe sa tricycle? Wala po. Hindi pa kayo nai-inform? Maging ang mga tricycle driver tuloy ay hindi makapaningil ng regular dahil walang opisyal na anunsyo mula sa Quezon City Council liban sa ipinaskil na kopya ng ordinansa para sa kanilang taripa. Kaya ang ibang driver, magbayad man ng 10 piso o 11 pisong pamasahe ang pasahero, ay tinatanggap na lang daw nila. Ngayon pa lang mag-uumpisa. Ang paniningil na? Apo. Ang 11 po. Noong kahapon po, kahapon, pinistart. Kaya sa inyagbabayad yun na 10 po, hindi naman namin. Hindi namin ano, hindi namin pinipilit. Hindi naman namin pinipilit kasi naunawaan naman namin. Hindi pa nagbabayad na ganun, hindi pa nagbabayad na even, yung nagbabayad na 10 po, hindi naman namin. Ang ano po, nagkukusa yung tao kung nagbigay ng 11 na tinatanggap namin, pero pag 10 po, tanggap pa rin namin po kasi hindi pa naman masyado aprobado yung ito sa amin. Sa, magkakaiba kami ito eh. Magkakaiba kasi ako kung anong binayad, kunyari, kung 10 po lang yung binigay sa akin, hindi mo na tinatanggap po. Hindi po nag, ano eh. Depende sa pasahero, pag nagbigay ng 11. Ang iba naman, sinasabihan muna ang mga pasahero para naman hindi na mabigla sakaling maningil na sila ng 11 pesos na pasahe. Inaalisohan ko pa lang po yung iba na medyo magtatasan ng pamasahe. Hindi, mga sabi na binigay na lang ito sa amin. Uh-huh. Kaso yun, binigay niya na instruction pa abisohan nyo lang muna, wag muna kayo maningil kahapon. Para at least hindi sila mabigla. Ang mga tricycle driver naman sa New Era Toda sa Quezon City pa rin, hindi pa raw nakakatanggap ng nasabing kopya ng ordinansa. Kaya naman hindi pa sila makapagtaas ng pasahe. Dito sa New Era Toda, meron na bang increase ng pamasahe sa tricycle? Wala pa po. Bakit? Eh, parang wala pa naman po na ano eh, wala pa namang order na dumarating dito sa ano, sa amin na mag-increase kami. Wala pa nag-inform mula nung tumaas ang gasolina. Hindi pa nag-inform ng pagtaas ng pamasahe. Mula nung nagtaas, nag-increase ang gasolina. Never pa kaming nagtaas ng pamasahe. Kailan ba yung huling pagtataas ng pamasahe? Ay, matagal na. Simula pa nung ano siguro. Nung mula nung nag-7 kami sa pamasahe. Kailan pa yun? Matagal na yun. Hindi na uli nadagdagan yun. After nung 1, yung talagang 8 pamasahe. Dapat ang may dagdag kami nung nakaraan, nung nagdagdagan, 8.50, 9.50. Hindi naman namin sinisingil na yung 50 centavos eh. Imbis na magdagdag kami, gumawa pa ba kami 7, 8, ganun. Imbis na 9.50, 9 na lang. Kaya naman, panawagan nila. Kung pwede, asikasuhin yung increase para naman sa karagdagang kita ng mga driver. Ang huling fare increase sa tricycle sa Quezon City ay naipatupad noon pang 2011. At ngayon lang muli magtataas ng pasahe makalipas ang 7 taon dahil na rin sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng langis. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.